Okay, let's proceed sa ating stress strain diagram. Sa ating stress strain diagram, may aram ako na video nga gin-send sa inyo. Nag-explain about sa stress strain diagram. So, isulatan lang natin. So, at sa ating stress strain diagram, aribi point natin, ang material natin, ibutongan natin na siya. Pagbutong natin na siya, maabot na siya sa point called proportional limit. Where ang sa proportional limit natin, may meaning, makuha ganun mo. Limit the maximum stress that a material sustains without any deviation or magnitude or the magnitude of elastic stress. Okay, above which plastic deformation occurs, or simply below the proportional limit and below the proportional limit there is no permanent deformation. Okay.